Alright, so ito yung bagong palisiya na ipinapatupad ng gobyerno ng Saudi ngayong September 13, 2021. Ito po yung Qudum service para sa mga paparating na mga visitor or mga OFW papunta dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, kailangan natin dito mag-register, especially doon sa mga baguhan na pupunta pa lamang dito sa kaharian ng Saudi Arabia. So, pinatupad ito, ito lamang September 13, 2021. So, kailangan natin mag-register dito sa pamamagitan ng AbShare platform. So, kung mababasa niyo dito, Qudum service for arrival inside Saudi Arabia September 13, mula September 13 pataas or in the future from September 13. The AbShare platform in Saudi Arabia announced the launch of new platform Qudum. So ito nga yung para sa mga arrival. So ito is arrival platform para ma-check nila or ma-screening nila yung mga papasok na mga tao dito sa Kingdom of Saudi Arabia. For people traveling to the kingdom from different countries around the world for various reasons, the new platform was launched to simplify the entry process at various border ports. Trending, how to apply family visit visa online in Saudi Arabia 2021. The Qudum platform, arrival platform, enables those coming to the kingdom to register and update their health data related to the COVID-19 pandemic at least 72 hours. So, kung kayo guys, first time kayong pupunta dito sa Saudi Arabia, 3 days pa lang before kayo mag-flight mula dyan sa Pilipinas, papunta dito, ay mag-register na po kayo dito sa Qudum or dito sa, ang tawag dyan, dito sa AbShare platform. Okay, so ipapakita ko sa inyo mamaya. So, 72 hours prior to arrival, residents and visitor who are immunized and non-immunized as well as visitor who are coming to treatment and domestic worker accompanying citizens can benefit from the service GACA update entry mechanism. Procedures for visitor residents certain quarantine. So lahat talaga ng mga papasok dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay kinakailangan na mag-register sila. Kahit man sila ay residente tapos lumabas ng Saudi tapos pabalik dito, ay kailangan nilang mag-register dito. Okay? So, mapa-vaccinated ka man or hindi, ay kailangan mo ditong mag-register. So, ito makikita natin dito yung link. So, itong link na to, ipaprovide ko din dyan sa description. I-click nyo na lang para ma-redirect kayo doon sa website mismo ng AbShare para makapag-register kayo. So, ipapakita ko sa inyo. I-click natin itong link dito na abshare.sa. So, i-click natin. Ayan. So, ito yung lalabas, guys. So, ang link na yon ay lalagay ko din dyan sa description. At kapag kinlik nyo, ay dito kayo marire-redirect. So, ito yung mismo makikita ninyo. Okay? So, ang pipiliin natin dito is individuals. Okay? So, click natin yung individuals. Especially sa mga OFW. Click natin yung individuals. Ayan. Tapos, kung ikaw, residente ka na dito, umalis ka lang dito, or nagbakasyon ka lang, papunta sa Pilipinas, tapos bumalik ka, kailangan mo mag-login. Okay? Pero kung first-timer ka, eh hindi mo na kailangan mag-login dyan. Ang kailangan mo lang is i-click yung X kung lalabas yon, tapos piliin mo lang yung English and English. Yan, makikita mo naman sa taas yung English. Tapos, punta ka sa baba. Yan, sa baba. Scroll mo sa baba. Makikita mo dyan yung Login to Arrival Platform. So, makikita nyo new. Kasi bago po ito. Ngayon lang September 2021. Okay? So, click nyo po yan. Yung Login Arrival Platform. Click nyo po yan. Tapos, ito yung susunod na makikita ninyo. Tapos, mababasa ninyo, Arrival Registration Service. So, beneficiary, immunized visitor, non-immunized visitor, visitor for treatment, immunized residents, non-immunized resident, domestic worker,
accompanying citizens. Okay, so sa baba niya, makikita nyo dyan yung start registration. So, click nyo yan. Okay? So, take note guys, kung nasa Pilipinas pa kayo, kailangan 3 days before kayo mag-flight, ay makapag-register na po kayo dito. Okay? So, click natin yung start registration. Click natin yan. At ito na po yung lalabas. So, minsan Arabic po yan. Minsan naman English na diretso. Pero kung naka-Arabic siya, i-click mo lang itong nandito sa kaliwa. Itong parang letter E. So, kapag kinlik mo yan, magiging Arabic siya. Tapos, kapag kinlik mo naman yung letter E, magiging English siya. Okay? So, ngayon, ito na yung lalabas. Ayan, makikita mo. Arrival registration, vaccinated visitor, non-vaccinated visitor, medical visitor, vaccinated resident. So, ito nga yung mga lumabas dati or nagbakasyon lang tapos bumalik ulit dito sa Saudi. So, ito yun siya, mga vaccinated resident at saka not vaccinated resident. Domestic labor arriving with a Saudi citizen. So, ito yung mga meron ng ikama. Yun na nga, yung mga nagbakasyon lang sa Pilipinas. Okay? Kung bago ka pa lamang dito, pupunta sa Saudi Arabia, ibig sabihin first timer, at vaccinated ka, i-click nyo po yung vaccinated visitor. Tapos kung hindi ka naman vaccinated pa, click mo yung not vaccinated visitor. Okay? Tapos kung ikaw naman ay nagbakasyon lang at hindi mo pa ito alam, nung nagbakasyon ka, tapos ngayon pabalik ka na dito sa Saudi, eh dito ka sa pinakababa, domestic labor arriving with a Saudi citizen. So ibig sabihin, meron kang ikama. Okay? So click natin yan para makita mo. Domestic labor arriving. Click natin yan. Ayan. So, ilalagay mo yung employer ID, yung ikama ng employer mo. So, kailangan, kausapin mo na rin yung amo mo bago ka mag-flight papunta dito. Okay? Kung hindi mo pa alam yung ID ng employer mo. Okay? Tapos yung ikama number, tapos birth date. So, back natin. Doon tayo sa vaccinated visitor. So, ito yung mga na-vaccinated na dyan sa Pilipinas na papunta dito. So, click natin yung vaccinated visitor. Click natin yan. Tapos, dito sa baba, makikita mo dyan yung vaccinated visitor registration. So, click mo tong arrow. Ayan, tapos, i-search mo lang yung Philippines. Ayan, makikita mo naman. Philippines, click mo yan. Ayan, tapos, ilagay mo yung visa number mo. Okay, so nandyan naman yan sa kontrata mo or yung visa mo na pupunta or pa-entry ka dito sa Saudi. Okay, so ilagay mo dyan yung visa mo. Or kung nasa agency mo pa yung visa mo, hingiin mo sa kanila yung visa number mo para mailagay mo dito at para makapag-register na po kayo. Okay, so dahil wala po akong visa, so hindi ko maipapakita sa inyo yung kabuuan nito. But, kayo na lamang po ang mag-try, at least na ipakita ko sa inyo yung procedure or other info na pwede nyo malaman dito sa bagong update ng Kingdom of Saudi Arabia sa mga papasok na visitors or residents na umalis dito at bumalik dito sa Saudi Arabia. Okay. So, sana po nakapagbigay ng konting information ang video ito sa inyo. So, kapag nailagay nyo na yung visa number, click nyo po itong I'm not a robot, tapos i-verify nyo po, and then submit. Okay? So, sana po nakatulong sa inyo ang video ito, at kung nagustuhan nyo, please naman paki-hit yung like button dyan sa baba. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, i-subscribe nyo na po yan. Para po ma-inform kayo sa mga bagong videos at tutorials na i-upload natin. Okay, so maraming salamat sa panonood. And as usual, this is James Latif and welcome to my channel.